Sa puti ito, makakausap po natin si Captain John Andrews, Deputy Director General ng Civil Aviation Authority of the Philippines, o CAAP. Captain Andrews, magandang tanghali. Si PR Canghel po ito. Magandang hapon din po, TFPR. Captain Andrews, sinabi lang po namin yung memorandum po na inilabas po ninyo na nagpapahintulot po dun sa mga pasahero ng bawat eroplano na gumamit ng electronic gadgets ay dapat pong sundin ng lahat ng airlines. Tama po ba? Or discussion lang po yun ng airline company kung susunod sila o hindi? Ganda po yun. Nagpalabas po kami nung araw ng batas na pinagbabawal ang gamit ng mga cellphone electronic equipment. Mm-hmm. Ngayon po, pinalitan na namin yung batas, tinanggal na namin yung restriction doon. Ngayon, nasa airline na ngayon niya, paano sila mag-observe ito? Pero mm-hmm. meron kami limitation na ilagay dyan. Ano po yung mga limitasyon? Yung nga po, pagka binuksan nilang telepono na kailangan po naka-silent mode para yung ring hindi nakaka-istorbo sa ibang tao. Mm-hmm. At saka SMS pwede lang. Okay. Pero linawin lang din po natin, domestic flights lang ho ba ang sakop nito? Yung sakop lang po ng Philippine Civil Air Administration namin, no? Ang CAAP. Mm-hmm. Although meron din hong ibang international carriers na pumapayag na po dito, tama po ba? Hindi po namin alam yan, pero dito sa amin, pinapayagan na po namin. Mm-hmm. So, pero ano ho yung dahilan? No? Ano ho yung nagbunsod sa CAAP na payagan na nga po yung mga pasahero na gumamit ng mga gadgets na ito sa loob ng aeroplano? Mula po nung naimbento yung mga laptop at saka yung mga cellphone, wala po yung insidente nangyari na yung pagkagamit nito ay naka-apekto sa aeroplano. Mm-hmm. Ibig niyo po sabihin doon sa communication? Kasi dati, di ba yun hong binibigay na paliwanag pagsakay ng aeroplano dahil it might interfere with the communication of the pilot? Kaya nga po nakalagay doon, it might. Proven na po na hindi makakapag-interfere yan kasi bago na ang mga equipment ngayon ng mga aeroplano. Oho. Pero ano naman ho ang mga paghihigpit na ginagawa natin to make sure na when it comes to security, pagdating sa seguridad, hindi naman po magiging, kumbaga, tool ito ng mga masasamang loob. Paano magagamit na tool yan? Sabihin nyo, gagamitin ito, pan-trigger ng bomba? Paano pong papasok yung bomba sa aeroplano unang-una? Unang-una, yung kung may bomba doon triggering by cellphone, kailan po may signal bago ma-trigger yun. Oho. At saka nandun kailan sa loob yung tao. Well, kasi diba halimbawa sa bangko, pinagbabawal yan kasi pwede ito maging paraan ng komunikasyon nung kung sino mang masamang loob na nandun sa loob ng aeroplano or ng bangko. Tapos, kaya nila ito pinagbabawal because they might be able to communicate with people who are outside the aircraft. Opo, hindi yun natin mapipigilan yung communication. No? Pero alam nyo pong airport natin yun secure. Marami pong layers of security hindi nadaanan yan. Mm-hmm. Maski na meron siya ibang kausap, yung kausap niya wala naman pwedeng mapasok sa loob ng airport. Mm-hmm. Alright, so ano na lang ho kaya paalala natin sa mga pasahero? And of course, syempre, pati na rin dun sa mga airlines pagdating dito sa... Ang paalala pa lang ho namin, pag sumakay kayo sa aeroplano, huwag niya sabihin na pwede na namin gamitin ito. Antayin niyo kung anong papayo ng mga airline. Mm-hmm. Kung anong ibig lang sabihin. Tapos gusto ko rin masabi, yung mga gamit ng mga laptop at saka mas malalaking equipment, bawal po yan during takeoff and landing. Mm-hmm. Kasi mabigat yan, pwede maging missile yan kung magkaroon ng aberya yung takeoff or landing. Alright, maraming salamat po at Happy New Year, Happy Captain New Year John Andrews, po. Deputy Director General ng Civil Aviation Authority of the Philippines, o CAAP.